Personal ang pag-endorso ni Mike Velarde sa Marcos-Duterte tandem at hindi bilang kinatawan ng religious group na El Shaddai. Ayon po yan sa spiritual advisor ng grupo na si Bishop Bacani. Sabi pa ni Bacani, wala pang opisyal na ineendorsong kandidato ang El Shaddai. Hindi rin daw kinonsulta ni Velarde ang iba pang mga opisyal at pinuno ng El Shaddai nang iendorso nito ang tambalan ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. May karapatan naman daw si Velarde na gawin ito bilang personal niyang desisyon. Pero may karapatan din daw ang mga miyembro ng El Shaddai na piliin ang kani-kanilang kandidato. Sinusubukan pa po ng GMA News na makuha ang panig ni Velarde. Iyon ang itinalulungkot ko. Baka ito ay makadamage sa El Shaddai. Nadamage na kami ng malaki nung panahon ni Estrada. I'm not so much worried about this election, no? I'm worried more about the impact of this on El Shaddai, no? Nakakalungkot kasi mga ordinaryong tao ito maapektuhan. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.